pong platinum and upcoming diamond si Mr. November Man, Santi Valenzuela. Hello, Coach. Ooh. Santi. Ayun. No? Grabe. Nag-goosebumps ako, Coach, sa mga nangyayari ngayon dito sa Live Good. Grabe. Alright. So, maraming salamat po, Coach Fernan. At ako po'y pinaunlakan ninyo sa inyong invitasyon. I was only given 5 minutes, ano po. So, bibilisan po natin yung ating pag-share po. So, susundin po natin yan. Binigyan po ako ng outline kung ano po yung siyempre sasabihin natin. Okay? So, pero bago po ako magsimula, hello po muna sa mga leaders po natin na mga nandito. Ayan. Oy, si Ma'am Lulit po ng Germany, pero nasa Pilipinas na ngayon. Lulit, Skypers, nandiyan po siya. At yung iba pa natin mga leaders, lahat po ng mga Team Elevate na mga nandito. Ayan. So, the name of our team, Elevate po. Ayan, makikita niyo po sa background. Ayan. So, okay. Pakilala muna po ako sa mga hindi nakakilala sa akin. My name is Santi Valenzuela. So, Santi rin po ako, no? So, these are my brother from another mother, Coach Ferds and Coach Fernan. Ayan. So, kasi Santi, bakit po? Kasi Santiago po ang name ng aking tatay. So, doon po kinuha ang aking pangalan. Kaya, in short, Santi. Ayan. So, Santi Valenzuela. Okay. So, nag-start po ako dito. Simulan ko na po yung aking pong kwento. Nag-start po ako sa Live Good. Ah, hindi pala. Background muna. Sorry, background muna. Okay. So, bago ko po makilala ang Live Good, I was in another company. So, ako po yung 001 sa Philippines, sa dati naming company. Ako po yung, yung upline ko po ay from Nigeria tsaka Norway. So, hindi po sila mga Pilipino, kaya mahirap pong makipag, tawag dito, get along sa mga hindi po natin kapwa Pilipino. Mahirap yon kapag hindi natin kapwa Pilipino. So, ginawa po natin yung best natin na makakaya po natin doon sa previous company. At ayun po. Masasabi ko po na nagtagumpay naman at kumita po ako doon ng around 2.5 million. But, ito po yung masaklap po, no? Kaya madalas po nakukwento po ni Coach Spurge at ni Coach Fernan sa kanila pong madalas na presentation because tayo po yung upline na saan ang 2.5 million. Naubos po yon sa amin pong kakagagala. Halos maikot po namin yung buong Pilipinas at nakarating po kami ng Malaysia. Muntik na po kami makapunta ng ano, ng katabi ng Malaysia, Singapore. Ayan, para lang po, syempre, mag-share po ng opportunity. Yun. At alam nyo ba, November po, ako po ay nasa Malaysia. Saglit lang po ito, promise. Nasa Malaysia, November hanggang December, pagbalik ko po ng Pilipinas, hindi ko po akalain ang biglang pangyayari ng hindi ko inasahan. Kaya nakilala ko ito si Live Good sa gabing madilim. Kumbaga, nakilala ko siya. Kumbaga, all things works together for good to them that love God according to His purpose. Everything works together for good. May purpose po talaga nung makilala ko po si Live Good. Kasi nung time na yun, napagbalik ko po kami from Malaysia, papunta po ng Philippines, pauwi po sa ating bansa sa Philippines, nagkaroon po ng problema yung company. Grabe po yun. Sobrang lugmok na lugmok po ako. Grabe po ang pinaghirapan ko na halos hindi po ako makatulog. Stress, wala pong tulog, halos sasabog po yung aking utak. Alam nyo po yun, alam ko nakaka-relate po kayo kung ano po yung sinasabi kong stress. Grabe kasi nangungupahan po kami. Tapos yung pinapangarap kong sasakyan, hindi ko po nabili. Kasi akala ko mabibili ko na, pero hindi po natuloy nung panahon na yon. Pero to make the story short, may nag-share po sa akin ang opportunity. Hindi po si Coach Harold. Actually, siya yung upline ko, pero may naunang nag-share. Umatin po dito, hype na hype po siya. Lahat ng slides ni Coach Fernan ay in-screenshot niya at sinend niya sa akin. Wala naman ako naintindihan dyan. Kahit isend mo sa akin yan, wala akong maintindihan. Unless mayroon po magpaliwanag. Tapos nung makita ko po, binasa ko yung slide, kasi naghahanap po talaga ako ng opportunity kasi lugmok talaga ako sobra. Nung mabasa ko yung slide, umayaw na po ako sa Live Good. Alam niyo kung bakit? Nung makita ko po yung $9.95 na babayaran monthly, sabi ko, wala to. Ganun, two thumbs down, dalawa pa. Sabi ko, wala to. Kasi sabi ko, saan ba to? Bakit kailangan ko magbayad ng $9.95 a month? Para saan ba to? Ano to? Maintenance? Ayan. Kasi sanay po ako sa ano, sa forex trading, sa wala pong tangible product. Ayan. So, tapos yung mga binabayaran monthly. Yun po yun. Bakit umayaw po ako? Tapos, another thing, ayaw ko po sa product company. Kasi mayroon po akong sinalihan before, bago pong Live Good, kasi naghahanap po talaga ako eh. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Sobrang struggle po kami noon sa pagpadala
ng produkto kasi hindi po siya ready to ship internationally. Eh paano yung aming mga leaders ay nasa ibang bansa? Mga OFW po sila. Eh pag interesado sila sa opportunity, paano namin papadala yung product sa kanila? Mahirap. Sobrang hirap pong ipadala po yung produkto po doon sa kanila. Ang ginagawa po namin, ipadala namin sa kamag-anak nila dito sa Pilipinas, kadalasan Lalamove, LBC, abonado pa kami. Kami po mag-aabono noon. O di ba? So yun, so mahirap to, hindi gumagalaw. Wala talaga pong ano, wala talagang income. So yung tao na yun na nag-share po sa akin, hindi po nag-join. So paano ako maniniwala? Siya mismo na nag-share, hindi nag-join sa akin. Paglipas po ng kinabukasan, agad-agad, si Coach Harold. Coach, hello Coach Harold, maraming salamat Coach ha. So much appreciated ang ginawa mo. Blessing ka. Kaya pasalamatan niyo po yung mga uplines niyo. Pasalamatan niyo po yung mga nag-invite sa inyo. Okay? So, nag-share po si Coach Harold with explanation. Yan! May video pa, tapos may nakalagay na explanation. Taka ano pa, medyo suplado pa yung dating. Kung hindi ka interesado, huwag ka na mag-reply. Kung interesado ka, message mo ako. O di ba? Take it or leave it. Kumbaga, pinaramdam niyo sa akin, hindi ka mag-join, hindi ka kawalan. Ganon yung pagka-share ni Coach Harold. Tinignan ko ngayon yung video. Tamang-tama, pogi-pogi yung speaker, si Coach Fernan. Pinanood ko po yun. yung video. Aba, sabi ko, okay to ah. Agad-agad tinawagan ko si Coach Harold. Agad-agad po yun ah. Tinawagan ko siya, tapos umatin po ako ng webinar. At hindi na po ako nag-aksaya ng panahon nung time na yun. Alam nyo po, that was February 16. February 16 po yun ah. Dapang-dapa po ako. Biroin nyo ako po, 001. Nakabuo po ako ng team in 2 years na 4,000 members sa dati po naming company. 2 years yun ha, puro 4,000 members. Ako po ang 001 doon, pero dapang-dapa ako nung panahon na yun. Kaya salamat talaga sa opportunity. Ako po, hindi po ako namimili ng upline. Wala po akong upline syndrome. Hindi po ako ganun. Kahit sino po yung leader na mag-share sa akin, basta binigay ng Lord opportunity, igagrab ko po yun. Siyempre, inaral muna natin. Tiningnan ko muna yun. Binasa ko muna, pinag-aralan ko muna, at saka nung naintindihan ko, ginab ko ng opportunity. Hindi po ako mag-share sa inyong complaint kasi narinig nyo naman kay Coach Bird at araw-araw nyo po napakinggan po yan, yung presentation po natin dito sa Live Good. Hindi po ako nag-aksayang panahon, hinataw ko kaagad, tinawagan ko yung mga leaders ko February 16, in less than 2 months, nag-set po ako ng goals. Ganyan po dapat, may goals po tayo. Okay? Nag-set po ako ng goals na before end of March, magiging platinum po ako. Eksakto po, March 31, platinum po ako. Grabe. Platinum po ako. Yung unang setting ko po ng goals ay sabi ko March 15 sigurado magiging gold ako. Nangyari po March 15 naging gold po ako. And then 15 days lang po lumipas naging platinum po ako. Hinataw ko po ng hinataw talaga yon, kinausap ko yung mga leaders, so naintindihan naman nila, pina-attend ko ng webinar, kaya sila po ay sumama, naintindihan. Nung marinig nila at maunawaan nila, ayun, tuloy-tuloy na po. At dito po sa grupo natin, dito po sa Live Good, hindi lang po mga upline kasi nung, kaya hindi po totoo yung sinasabi po ng iba, ng mga ibang nakausap ko, na upline lang daw kumikita. Mali. Kasi mga leaders po namin dito, leaders ko po dito, sila po ay gold na all the way to platinum na rin. At kumikita na rin sila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nila na mga upline lang po ang kumikita dito sa Live Good. Now, malapit na po ako. Ito po yung reason why bakit ko ginagawa si Live Good. 5 actually, pero bibilisan ko lang. Number one, actually, nandun niya sa invitation natin ng Zoom. Simple, lucrative, duplicatable. Wala na dapat ipaliwanag yun. Kaya nga sa mga leaders na mga nandito, please, do not reinvent the wheel. Kung ano yung sinishare namin, ano tinuturo ng mga leaders, i-follow po natin yun kasi napakasimple. Ang simple talaga. Kaya nung halos wala na po akong tulog, kami po kasi halos alas dos, tapos gigising na naman, tapos ayun na naman, trabaho na naman ang trabaho, kaya tuloy-tuloy lang. Simple. Locative, ibig sabihin, totoong kumikita at may kitaan talaga dito sa Live Good. Okay? Duplicatable. Ang dali pong i-duplicate. Okay? Next po, pioneering. Nakikita nyo? Pioneering, kaya lagi ko pong sinasabi every time po sa aming presentation kasi may sarili po kaming presentation. The name of the game, this kind of business is, ano po? Positioning. Sinabi din po ng ating pong CEO, ano pong sabi niya? Timing. Eksakto, ang timing natin, kaya huwag ka na magduda, pagdudahan mo na yung duda mo kung nagdududa ka pa. Okay, huwag ka magdalawang isip, ang isip natin isa lang. Huwag ng dalawa, huwag ng tatlo. Okay, so yan po siya. Ang next po, yung panglima ay unique
compensation plan. Actually, this is my first time na nakarinig po ako na meron pong matrix. Actually, nakarinig po ako dati sa, actually, dissolved na yung company na yon. Kaya naikunik po tayo sa scam. Yung sabi nila, yung matrix daw na may exit, ganito, ganyan. Pero sa, ano yun, parang crypto yun. Wala na yun yung company na yon. Kaya, first time, very unique compensation plan. Kaya ito po yung aking maiiwan bago po ako magtapos, ano? So, kinakailangan sa lahat ng mga leaders ng mga dito, kung if you want to achieve your goals dito po sa atin, you have to starts, okay? Letter S, begin in yourself, sa sarili nyo. Starts, okay? Letter S, self, okay? So, paano nyo po simulan sa sarili po ninyo? Unang-una, maniwala muna po kayo, okay? Sa ginagawa po natin dito sa Live Good, sa Complan, na may nangyayari talagang maganda. Okay, simulan nyo po sa inyong sarili. To change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. Simple formula. Mindset plus action equals result. I-apply nyo po lagi yan. Mindset plus action equals result. Ngayon, if you have negative mindset, then you will have negative action. And then what's the result? Negative. Diba? Then if you have positive mindset, and then you will have positive action, and then the result is what? Positive. Ganun lang. It will always start the way you think. Dito po yan, nagkakatalo. Kasi nakaprogram po yan sa ating upbringing nung tayo po yung mga bata pa. Pero hindi totoo po na tayo ipinanganak na mahirap lang tayo. Choice mo yan, pinili mo yan. Okay? Yan po yan. Pangalawa, letter T, time. Okay? Time. Marami po dito, marami pong dahilan. Aatin lang ng webinar, daming dahilan. You know what? Bago po ako mag-ano, no, ituloy, bilibilisan ko na sa susunod. May ikukwento lang po ako sa inyong dalawang leader ko. Yung isa po taga Hong Kong, iwan ko po nandito siya. Halos wala siyang oras si Agnes po sa Dow. Siya po ay silver na, pag-gold na siya ngayon. Alam niya ang kwento niya sa akin, mahigpit doon na, mahigpit po sila. Ang amo niya, bawal ang cellphone, pupunta ng CR para lang makapag-webinar at tatawag sa akin. Yun ang kanyang ginagawa. Bawal mahigpit. Ang pahinga niya po is 5 hours lang. Sa 5 hours na yan, na instead na matulog siya, ginagawa niya si Live Good. Kaya halos isang oras o dalawang oras na lang yung tulog niya kasi kinabukasan, bilang isang OFW, magtatrabaho na naman siya. O ngayon, ano ngayon ang excuses mo? Diba? Time. Importante yan. You know what, guys? The most expensive commodity in the world is not money. You know kung ano po? Time. Kasi ang pera po, kapag nawala, pwedeng ibalik. Pero yung oras, pag lumipas, wala na. Tapos ka na. Okay? Yun po yun si Agnes. Kaya one of the day, gagawin ko ng kwento itong kababayan nating OFW. Kasi grabe po, si Guido talaga siya. Halos wala ng tulog. Instead na ipahinga niya na lang eh. 5 hours na lang naiiwan sa kanya para magpahinga. Pero ginagamit niya pa yun para gawin ang negosyo natin. Live Good. Diba? O isa pa, another, si Ma'am Teresita de Luz Reyes, isa pong senior citizen. Grabe po, nahalos nag-goosebumps ako sa kanya. Kasi bakit? Ito po, nagtataka ako. Sabi ko, Ma'am, ano nangyari sa inyo? Tinatawagan ko siya. O, nagme-message kami. Sabi niya, sir, nasa ospital ako. Ha, ano ba nangyari? O yun, 3 days sa ospital. Pero alam niyo, 3 days sa ospital, 4 days at top, kung hindi ako nagkakamali bago po siya nakalabas, nakakapag-pay-in ng 3 to 5 people. Nasa ospital. Senior citizen po yun, ha? Nakaka-invite. Sabi ko, Ma'am, paano mo ginagawa yan? Magpahinga ka na lang dapat. O, di ba? O, ngayon, ano excuses mo? Time, okay? Gamitin nyo po ang inyong oras kasi time is gold. Okay, letter A, action. Gawin nyo po yun. No excuses. Okay, letter R, reason. Okay, importante po dito kung ano po ang inyong reason. You must have your biggest why first. Biggest why. Biggest why that makes you cry. Yung mga how po, to follow na lang yan. Kaya minsan, karamihan sa atin, hindi pa nga nakakasali, tinatanong na paano mag-withdraw. Hindi ka po makaka-withdraw hanggat di ka sumasali. Wala kang ma-withdraw kapag walang laman yan. Sumali ka muna, may ma-withdraw ka. Ganun lang yun. Okay? Yung how po, yung mga technical part, paano mag-withdraw, paano ganito, paano ganyan. Lahat po, ginagawa po namin yan. Pinoprovide po namin lahat yan. Dami po mga YouTuber dito masisipag. Okay? Reason. Importante po yun. Okay? Letter T, transformation. From nothing into something ka na.
marami po in the next coming years, the next coming months, marami po kayong maririnig iba't ibang klase ng kwento kung ano sila before at naging ano sila ngayon. Because of what? Because of Live Good. Okay? Transformation. May nagbago. Sabi ko nga, ulitin ko lang, to change yourself at to change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. Kasi marami mga tao ngayon, they complain about everything but do nothing about anything. Wala namang ginagawa. Kaya kung nagko-complain ka, nagko-complain, hindi, wala ka namang action na ginagawa, wala kang kalapatan, mag-complain. Simple, ganun lang, di ba? Letter S, last but not the least, ay service. Palagi niyo po naririnig ko po kay Coach Fernan. Yayaman tayo dito, tuloy-tuloy lang. Dapat patuloy pong nakaapak sa lupa ang iyong mga paa. Stay hungry but not greedy. Kasi in the next coming years, in the next future, kapag iba ka na, mayaman ka na, ay baka mag-iba na rin pati ugali mo. Okay? Ang pera po hindi masama. It will only magnify who you really are. Lalabas dyan yung tunay na ikaw kung may pera ka na. Kung sino ka talaga pagdating ng araw kapag may pera ka na. Okay? Tandaan natin, you will always acknowledge, thou shall love the Lord your God because it is He who gives you the ability to create wealth. Hindi sa'yo yan. Okay? Siya yun. Lahat ng talino mo, galing mo, binigay sa'yo yan para magpayaman ka. Okay? So, lastly, kunin ko lang po yung sinabi po ni Coach Harold. Ang sinabi po ni Coach Harold, meron daw pong tinatawag na there's life after the retirement. At may sinabi rin po si Coach Fernan na madalas ko po itong marinig na the pain of being left behind. Isummary ko po yan ng one word. Bago po ako magtapos, one word. Alam nyo kung anong po ang tawag yan? Regret. You know why? Regret does not comes from failure. But the things, it comes from the things na alam mo, nakikita mo, na pwede pala, pero hindi mo naman ginawa. Sa huli, pag yumayaman na kami, sasabihin mo, sayang, naniwala ako. Yan pong regret. Sayang, buti na lang or sayang. So regret po ang ibig sabihin po niyan in one word. So the pain of regret or the pain of being left behind. Okay? So hindi ko na po mauubusin yung inyong oras at marami pa po sana akong mga nuggets na pwede pong i-share sa inyo. But siguro baka nagsobra ako ng 5 minutes. Pasensya na, Coach Fernan. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. See you all at the top. Bye-bye po. Wow, grabe naman yan. Daming baon ah. Coach Santi, my brother to another mother. Ang galing. Grabe, no? Talagang pang-diamond na to, Coach Ferdy, no? Yes, yes. Coach Santi. And para lang tayo nakikinig sa radio program eh. Okay. Thank you, bro. Ang daming na-inspired sa'yo. Ang daming, grabe, ang daming na-power, na-inspired. And talagang ano sila, no? Na-feel nila yung lalo na nung kinikwento mo si Agnes, no? Tsaka si Tita, no? Yung nagkasakit. Okay? So, I hope na-inspired kayo. At kung kayo po sobrang na-inspired, ay pasalamatan po natin tatlong sharer natin. Ayan. Paulan na natin ng heart, ng clap emoji, okay? Ng diamond emoji. Ayan. Thank you. So,